So ngayon naman ay kikilalanin natin si Socrates Soxy Topacio. Tunay na anak ng Peta sa samahang ito, siya lumaki dito rin nahubog ang kanyang paniniwala sa buhay. Bagong tao pa lamang siya nang sumali siya sa Philippine Educational Theater Association noong 1969 ng Disyembre. Sa produksyon na pinamagatang Indio sa direksyon ni Felix Padilla Jr. Popular na tawag sa kanya na Soxy ay Peta rin ang nagugat. Ginagawa niya ang Dump Walter ni Harold Pinter na idinahe naman ni Jonas Sebastian para sa Peta Festival of Absurd Plays noong 1970 ng Pebrero, Enero. Gumaganap din siyang maraming dinner theater presentation. Boys in a Band ni Tony Espejo at Casa de Verde ni Frank G. Rivera. At dahil din sa Peta ay natuklasan siya bilang isang mahusay na aktor, director sa telebisyon at pelikula. Siya rin ang bituin ng popular na duplex sa telebisyon. Noong 1973, unang idirahe niya ang Piging. Si Soxy rin ang director ng unang palabas na papel sa Filipino na telebisyon na pinamagatang Batang Pinoy. Isa rin siyang mahusay na manunulat sa telebisyon, pelikula, diyosa at tanghalan. So ngayon naman ay kikilalanin naman natin si Brenda Fajardo. Siya ay artista. Siya ay mahusay sa printmaker. Siya ay nagtapos sa BS Agriculture sa UP, Los Baños at pagkatapos ay nakatanya ang Master in Art Education sa University of Wisconsin. Ang mga likhang sining niya ay hindi lamang namalas sa Maynila, Iloilo, Bacolod at Olongapo kundi gayon din sa Washington DC, Ibiza, Spain, Tokyo, Seoul, Jakarta, New Delhi, San Francisco, California. Noong 1973, naging pangunahing artista siya ng Peta upang lumikha ng mga kasuotan, disenyo ng poster. Si Brenda ay nagdisenyo din ng mga poster, programa, kasuotan. Programa, kasuotan, set at props. Kasuotan, set at props. Ang talento ito ay kanyang ipinamala sa Limaw, Alitan sa Venezia, Kabisang Tales, Mga Ama, Mga Anak, Ang Misteryo ng Hapis Mesiya, Baluktot na Katwiran, Artista sa Palengke. Si Brenda Fajardo ay kilala sa larangan ng pag-arte, ay subok na rin. Ilan sa mga dulang nagpakilala sa kanya bilang aktres ay Kabisang Tales, bilang Hermanya, Bale, Mga Ama, Mga Anak, papel ng Ginoong Paulo. Siya rin ay lumabas din sa dulaang pantelebisyon, pampelikula, tulad ng Inay ni Lino, Broca at mga komersyal. Siya rin ay mahusay na director. Mga idinarahin niya ay ang Dulpluhang Bayan, Migat Salamat, 1977, Dimot at Ilgaya sa Rumbasita, 1977, Mapait na Bao, 1980. Siya rin ay isang professor na humanities sa UP Diliman.